Dahil kaming tatlo lamang naroon sa loob ng bahay, kahit anong gawin naming tatlo ay walang nakikialam. May mga pagkakataong nagsasayaw na kami dahil lasing na, ay nahahalikan ko na si Rona na hindi ikinagagalit ni Mrs. At bigla na lamang nagaya si Mrs. na pumasok na daw kami sa kwarto namin. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Brandon, Kuya Roms. Isa rin ako sa mga subscribers mo. Siya nga pala sa mga napadaan dito, mag-subscribe na rin kayo kay Kuya Roms. Nakakalibang ang mga kwento dito. 28 years old na ako, may asawa, tawagin na lamang natin na si Christy. Nagkakilala kami ni Christy sa trabaho. 5 taon na rin kami ni Christy pero wala pa rin kaming anak. Pero nito lang ay nakakaranas ako ng panghihina sa digmaan namin ng aking asawa sa kama. Bigla na lamang ako nawala ng gana sa kanya. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Maganda naman ang asawa ko at masasabi ko na napakaganda ng kanyang katawan. Ako naman ay wala naman akong bisyo. Hindi ako nagyoyosi at umiinom ng alak. Kaya pareho na kaming nagpunta ni Christy sa doktor para magpatingin. Ayon naman sa doktor, wala naman daw siyang nakikitang hindi maganda sa kalusugan namin ni Christy. Tamang exercise lang daw at tamang pagkain na mga masusustansya. Ganun na nga ang ginawa namin ni Christy. Kapag galing ng trabaho o di kaya day off namin, nagja-jogging kaming dalawa. Isang araw ng pagja-jogging ko, ako lang mag-isa dahil nagkataon na may pasok si Christy noon. Nakasabay ko sa pagja-jogging ang kaibigan kong si Ato. Dito nga ay nagkakwentuhan kami. Hindi ko akalain na dito rin sila nakabili ng bahay sa village kung saan nandito rin kami ni Christy. Nasa phase 1 nga lang sila at nasa phase 10 naman kami. Matalik kong kaibigan si Ato, kaya hindi siya nahihiyang magkwento sa akin ng kung ano-ano. Naikwento niyang 5 taon na rin silang nagsasama ng misis niya at magdadalawa na ang anak nila. Ikaw pre, ilan na anak niyo ni Christy? Paring Ato, kaya nga ako nalulungkot dahil hanggang ngayon wala pa rin. Hindi pa rin kami makabuo ni misis. Nagpatingin na kami sa doktor pero ang sabi niya, wala naman daw problema sa amin. Ang ipinayo niya, tamang diet lang ang exercise. Buti ka pa pre, makakadalawa na. Nabiro ko pa si Ato kung ano ang naging sekreto niya. Pero seryoso niya akong sinagot. Paring Brandon, dumaan din kami ni Mrs. sa gaya ng pinagdaanan mo. Sa kaso ko kasi simula college pa lang ay magkakilala na kami ni Mrs. at nagkaroon kaagad ng relasyon. At bawat araw ng pagkikita namin ay may nagaganap ng digmaan sa aming dalawa pre. Kaya pagtuntong namin ng 2 years na pagsasama bilang mag-asawa ay dito ko naranasan ang nararanasan mo ngayon. Anong ginawa mo pre? Ganyan din sa ginawa mo gaya ng ipinayo sa amin ng doktor. Pero matagal at nawala na nga ako ng pag-asa. Hanggang sa may namasukan sa amin pare bilang kasambahay. Si Rona, ipinakilala lang ng isa sa mga kaibigan ni Mrs. Na makita ko si Rona, alam mo ba pare, na-attract ako sa kanya, ang ganda niya, pati pangangatawan niya. Pero siyempre, pinigilan ko kasi mahal ko si Mrs. Ayokong maghiwalay kami. Isang araw wala si Mrs. sa bahay, nadaknan ko si Rona na bagong ligo. Hindi ko alam kung sinasadya niya na datnan ko siya sa ganoong forma niya. Nagbisa sa harapan ko. Dito ko naramdaman na nagalit ang sandata ko pare. Pero nilabanan ko pa rin ang panunokso sa akin ni Rona. Kinagabihan, nagulat sa akin si Mrs. nang maramdaman niyang napakatikas ng aking alaga. Kaagad nga ay napalaban kay Mrs. Tuwang-tuwa si Mrs. sa akin pre. Pagkatapos namin ay tinanong niya ako kung bakit matikas ngayon ang sundalo ko. Inamin ko sa kanya ang totoo kahit alam ko na masasaktan siya.
Sinabi ko na magmula nang dumating si Rona, nabuhay ang ugat ko. Galit na galit si Mrs. sa akin kung ano-ano nang iniisip. Baka daw may nangyayari sa amin ni Rona habang wala siya. Pero napakalma ko rin siya. Sabi ko, paalisin na lamang namin si Rona para walang gulo. Ayaw naman niya. Pero habang tumatagal ay naging close si Mrs. at Rona. Naging madalas ang pag-uusap nila. Naging magkaibigan ang dalawa. Tinanong ko kay Mrs. kung bakit naging malapit na siya kay Rona. Ang sabi lang niya, marami daw mga bagay na pareho nilang gusto at mga pangyayari sa buhay nila na halos pareho sila. Isang gabi ay nandatnan ko na lamang na may konting handaan sa bahay. Birthday pala ni Rona ng gabing yon. Mas pinili ni Rona sa bahay na mag-celebrate. Siyempre, hindi na wala ang alak. Dahil kaming tatlo lamang naroon sa loob ng bahay, kahit anong gawin naming tatlo ay walang nakikialam. May mga pagkakataong nagsasayaw na kami dahil lasing na, ay nahahalikan ko na si Rona na hindi ikinagagalit ni Mrs. At bigla na lamang nagaya si Mrs. na pumasok na daw kami sa kwarto namin. Dito naganap ang una naming digmaan tatlo. Oo, tatlo kaming nagsalo sa saya at ligaya. Pero after 2 months ay nagpaalam na rin sa amin si Rona. Nung time na yon ay buntis na rin pala si Mrs. Napaisip ako sa kwento ni paring ato. Medyo pumalag ang sundalo ko. Kumasa na gustuhan ng ganoong eksena pero hindi po pwede kay Mrs. yon. Gulo lang kapag pinilit ko siya sa ganoong setup. Baka maging dahilan pa ng paghihiwalay namin. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ayokong maghiwalay kami. Kinagabihan, kinausap ko si Christy, kinausap niya ako. Darating daw ang best friend niyang babae na si Leia. Manggagaling pa daw ng Cebu si Leia. 2 weeks muna siyang makikituloy bago magpunta ng Dubai. Wala pa daw asawa si Leia. Paano kayo nagkakilala ni Leia? Tanong ko. Classmate ko nung college at ka-boardmate ko pa. Iisa lang ang kwarto namin nun. Habang nagkukwento nga si Christy, napansin ko na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Taga Cebu pa kasi siya at mga parents niya may mga business doon. Pero dito siya nag-college sa Manila. At same kami ng course. Tumango lang ako pero ramdam ko na parang may something. Ilang segundong tahimik ang paligid. Habang ilang taon kaming magkasama ni Leia, may nangyari sa amin. Nabigla ako sa narinig ko mula kay Christy. Ano? Nagkaturoan kayo ng daliri? Gulat kong tanong na bigla kong nainis. Sa tagal na namin kasi ay ngayon lamang niya ito ikinuwento sa akin. Pero wala naman kaming naging relasyon, out of curiosity lang talaga at kapag stress lang sa studies namin. Ganun pa man, magalit man ako, ay wala naman na ako magagawa pa. Nangyari na ang lahat. Pero nung gabing yon, ay hindi naman ako makatulog dahil nakapanood na rin ako ng ganun sa video at nakadala naman talaga. Bigla tuloy may nagising na kung ano sa loob ko. Pero tulog na si Christy. Hanggang makatulog na rin ako. Kinabukasan araw ng Sabado, wala kaming pasok ni Christy. Pagkatapos naming mag-jogging, ay bumalik na kami sa bahay. May nadatnan kaming isang magandang babae na naghihintay sa gate namin na kaagad namang nakilala ni Christy. Siya pala si Leia. Ngayon pala ang dating niya. Han, si Leia. Leia, may husband, Brandon. Maganda pala talaga si Leia, sexy at malakas ang dating. Lalo na nang umiti ito. Magkasing ganda sila ni Christy. Kaagad nga ay pumasok na kami sa bahay. Lihim akong tuwang-tuwa dahil 2 linggo rin namin na makakasama si Leia sa bahay. Madaldal at masayahin si Leia. Magkasundong magkasundo sila ni Christy. Hindi ako makapaniwalang may nangyari sa kanilang dalawa. Kinagabihan habang nakahiga kami ni Mrs. ay kinausap ko siya. Naalala ko kasi ang kwento ni paring ato sa akin.
Babe, what if isali natin si Leia sa atin? I mean, sa laban natin. Alam mo na, di ba may nangyari naman sa inyo dati? Pero galit na galit si Christy sa akin. Malay mo, siya lang ang gamot sa problema ko. Problema natin. Tumahimik si Mrs. Sumunod na araw ay napansin ko na hindi pumasok sa trabaho si Christy. Oh, akala ko may pasok ka ngayon. Nag-file ako ng leave 1 week. Day off ka ngayon, di ba? Napangiti na lamang ako, mukhang duda sa akin si Mrs. dahil makakasama ko si Leia habang wala siya. Napailing na lamang ako, pero paano naman kapag wala ako sa bahay, sila naman ang may gagawin? Kaya nag-file na rin ako ng 1 week na vacation leave. Sa madaling salita ay nagsama-sama na kaming tatlo. Sabay kami kung mag-jogging sa umaga at sabay na rin kung kumain. Pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang plano at gusto kong mangyari. Nag-iisip ako kung paanong diskarte ang gagawin ko. Dahil tumatakbo na ang araw, paalis na si Leia papunta ng Dubai. Hanggang isang gabi, inopen ko na naman kay Christy ang gusto kong mangyari sa aming tatlo. Dito ay pumayag na siya. Sumunod na gabi ay nag-decide kami na lumabas tatlo. Nagpunta kami sa bar. Nag-enjoy kami. Sa sobrang saya namin ay hindi namin namamalayan na napaparami na kami ng inom. Hanggang pag-uwi namin ng bahay ay pare-pareho na kaming nahihilo at may tama na ng alak. Alas dos na yon ng madaling araw. Habang nasa kotse, napansin ko na nagkikis na ang dalawa sa likuran. Nabuhayan na ako ng loob, mukhang magaganap na talaga ang inaasahan ko. Pagdating sa bahay, ay tuloy kami sa aming kwarto. Dito nga ay simula na ng digmaan namin. At hindi ako makapaniwala, Kuya Roms, nakipagsabayan ang sundalo ko sa dalawang Amazona. Maging si Christy ay masaya sa nakita niya sa akin. Ilang araw pa lumipas ay muli naming inulit ang naganap sa aming tatlo. Hanggang dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Leia papunta ng Dubai. Nalungkot kami ni Mrs. pero nagpapasalamat pa rin naman kami sa pagdating ni Leia sa bahay namin. At dahil doon, nagtuloy-tuloy pa rin ang gana ko kay Christy kahit wala na si Leia, Kuya. Bumalik ang dating tikas ng aking sundalo. Makalipas ang 3 buwan, Kuya Roms, buntis si Christy, asawa ko. Tuwang-tuwa ako at masayang-masaya kami ni Christy dahil matapos ang halos 6 na taon ay eto at magkakaroon na rin kami ng anak ng aking asawa. Salamat, Kuya Roms. Ito ang maikli kong kwento. Brandon.